Mga kabayan, kumusta kayo? Magandang buhay po. Welcome sa aking YouTube channel, Ananisa Reality Vlog. Ito ho yung reaction ko ngayon patungkol ho dito ng pagpunta ni Bong sa kanyang bahay. Kasama sila ka-business, syempre. At nandun din si Kalinga Turak. At saka mga junior kagwang at saka yung mga kagwangs. Pero bago yun, maraming salamat po sa patuloy na suporta ninyo sa aming lahat. Mga silent viewers, nagla-like, nagko-comment, nagsishare po sa aming mga ginagawang reaction. Thank you po sa inyo. God bless po. More blessings sa pamilya nyo. So ito po, meron kasi dito si Bong sinabi. Pero syempre, nandun si Ate Ninette pala sumalubong ito nung pagdating nila. Doon kila Pinuno Kabisnes, nasa labas siya. Kala ko nga sumunod sa loob eh. Pero ito, pakinggan muna natin. Ano ka rito? Bahay mo tri. Hindi ko na bahay yan? Ano hindi? Sino sabi sa'yo? Ha? Tumula. Ano ka mula? Bahay mo to. Sa'yo to. Kaya ako, sa'yo na akin. Bihay ko to sa'yo. Kaya akin. Anong hindi iyo? Kaya tumula ka. Hindi. Bahay mo to. Dito ka namin hinahanap pag kami naghanap. Hindi na daw niya bahay, kaya damulag na daw, sabi ni Bong. Ako magdidisyos nyo kung para kanino ito naintindihan mo, Bong. Oh. Gets mo? Gets nyo? Yeah. Oh. So ito, tanda mo ito, ito ay bahay mo. Nagtatampo kasi yata, nagtatampo ito. Ano? Tatampo siya kasi nandun si kuyada mo. Bong ha? May ganun eh. Ganito yun. Makinig, makinig. Ito, kaya nandito si Kuya Damulag mo para lang bantayan. Hindi para ang kinin. Yes. Ayun, nilinaw ni Pinuno Kabisnes. Nandun si Kuya Damo, nagbabantay lang yun sa bahay. Hindi para ang kinin. Bong, malinaw na ha. Ikaw pa rin lang, sa'yo pa rin yung bahay na yan, Bong. At hindi pa pa si Kuya na yung kay Juan ay magpunta kay Pedro at ang kay Pedro magpunta kay Juan. Ayaw ba bayan? O, siyempre. No? So, yun. Ito ay nananatiling bahay mo. Yes. Andito si Kuya Damulag kasi pinapausapan ni Kuya na bantayan para manatili yung kaayusan at kaya lang, inumpos yung bumbilya. Pero, nananatiling ito. Kasi pangit din, di ba mga kabayan, pag yung bahay walang tao, madalas siya masira eh, nakita naman natin. Kaya, nung nandyan si Kuya mo, ayan, malinis. Pag pumunta sila, pinuno ka-business doon, yung team, ka-business family, makikita natin na malinis talaga siya. Kasi may tao. Ay, sa iyo. Opo. No? Opo. Okay, huwag na tampo-tampo. Opo. Parang hindi gila. Nagpabebe si Bong. Pagkaganyan, ano to? Ugali ni Bong pagkaganyan. Ano siya? Kala mo bata. Ayan, syempre, hindi maiwasan talaga nagkakatuwaan lagi itong mga to eh. Tawanan, wala. Sagali, may malaga ako sasabihin. Mga ka-business, palakpakan natin si Kuya Damulag. Kasi maayos, malinis ang bahay. No? Malinis, di ba no? Andiyan si Kalinga Turak. Ano masabi niyo po? Malinis. Malinis sa'yo. Bahay ko ngayon. Ito yung pinto na hindi na natubos. No? Ito natubos. Ito natubos kaya naibalik. Galing no? Si Kalinga Turak, kasama naming reactors. Andun na siya. Nakatapak na sa ka-business family. At kita natin siya nakasama din dun sa bahay nila po, ni Bong. Kaya pagkatapos dito ng mga kabayan, ito nga si Bong, ayaw niya nang bumalik. Hindi natin pinipinto. Pati tayos niya nung alam. Laki o! Laki. Ibig siya. Grabe nga yung bahay ni Bong. Tayos pa lang, granay ko. Tapos, sariling breaker yan. Kasi nga, ito ay para sa'yo. Pagdating ng araw na mabuo na yung pamilyang hinahangad mo, who knows? Ang laki pa ng bakanting lote na ito, pwede pa ito i-extend. Ay! May poste, may poste. Ayun o? Ayun o? Ang luwag pa. Maganda nga mga kabayan yung pwesto ni Bong. Maganda sana, kaso nga pag lumakas yung tubig, pag umulan, binabaha, yun lang ang problema. Kaya pag nagbahay dito, kailangan mataas na. Yan, more or less, kasama itong harap, nasa mga ilang square meter, sir. Kalinga Turak. Hindi mo ma-estimate sa loob ko eh. Hindi mo ma-estimate sa loob ko.
More or less nasa 90. Ah, 90. More or less. 90 square meter mula dito. Ngayon po, ito po ay, yun nga, nabanggit na. Gusto mong benta niyo po ito. Gusto namin benta ito. Pero sa totoo lang, yung puso ko, ano rin, tawag nito, hindi rin ganun kasang-ayon ba? Alam mo yan? Kasi hindi natin masasabi yung panahon. Yes. Alam mo, pagkaloob na ito, eh syempre, nagbago na siya. Yes. Ayaw ko na bumalik dito. Ayaw ko na bumalik dito. Akala ko ayaw niyo ipabenta, ayaw niya palang bumalik na. Wow. Amazing. Ayaw na rito. Ayaw na ni ba sa lugar niya? Ayaw na bumalik eh. Bakit nga? Kasi, sa mga nakaraan, nandito kasi ang Bisyo. Ayan. Yung pala yung rason kung bakit ayaw nang bumalik ni Bong dito sa bahay niya. Kasi nga, nandyan yung bisyo sa lugar. Gusto niya talagang umiwas. Malaking bagay, malaking tulong yung pagpirma niya. Meron siyang pinirmahan na kung uulit pa, eh, diretso na siya doon sa ano, kalabuhoso. Diba? So, nakatulong yun. At least nakikita natin yung resulta ngayon ni Bong. Maganda na yung kanyang pangangatawan. At harinawa, ituloy-tuloy na yun. No? So, ayan. Alam natin na ayaw na ni Bong bumalik sa kanyang tahanan. Hanapan na lang ito ng ibang lugar siguro kung sakasakali man dumating yung panahon ng mga kapag-asawa na ito si Bong. God willing, no? Eh, ang ating Panginoon ang siya nakakaalam kung kailan at kung sino ang nararapat na makasama ni Bong habang buhay. Pagprinalangon natin to, ating kababayan, para magkaroon naman siya ng sarili niyang pamilya kasi lumaki nga sa salansangan. Diba? Para naman maging masaya siya na makakapag... ano siya ang tawag dito? Magkaroon siya ng sarili niyang pamilya nga at ito. Ngayon, siguro ito na yung time na hinahanda si Bong kanyang sarili. So, napaka-blessed din niya, no? Marami pang mangyayari sa buhay ni Bong basta nasa sa tamang tao lang siya, tamang paggabay. Nandiyan naman sila pinuno ka business. At alam natin hindi siya pababayaan. So, yun lang po yung aking reaction, no? Mga nangyari kaganapan dito kay Bong. Ayaw na niyang tumira. Mabalik pala siya pero ayaw na niyang tumira doon. At hindi lang naman ipinuno ka business na talagang kay Bong yun. Kung may bebenta man, siguro hahanapan niya ng ibang lugar kung saan po pwede si Bong na malayo sa tukso. Diba? So yun lang po yung aking reaction ang ano ngayon. Maraming salamat po sa patuloy na suporta ninyo. Muli, hindi muna ako magsa-shoutout. Hindi ako nakapag-prepare kung sino yung mga nariyan. Lagi na nagko-comment. Pero sana may memorize ko. Sana lang, baka may makalimutan pa ako magtampo. Diba? So ingat po tayo lahat, ano, mga kababayan, hanggang sa muli. Kita-kits tayo sa mga susunod pang gagawing reaction. Ang masama yung panahon, may mga hangin-hangin, may mga ibang lugar siguro, may bagyo pa. Pero ingat lang po, laban lang tayo sa buhay. Napakahirap, pero huwag ko tayo makakalimot magdasal sa araw-araw. So hanggang dito na muna, to God be the glory.